kababayan, dito tayo muli sa may Manila Bay upang ma-update namin kayo ngayong araw na ito. At ito ang sitwasyon ngayon dito sa Manila Bay. Ito yung in-update natin nung karang araw. Yung nilagyan nila ng bollards hanggang doon sa may hagdan. Ngayon naman, lumampas siya ng hagdan hanggang dito siya. So hinarang nila talaga yan para hindi makapasok ang tao dyan dahil may ginagawa dyan. Nagtatambak ng buhangin. So ngayon, malapit na dito sa kung saan dulo ng nilagay nilang bollards dito. So nilalatag yung buhangin dyan sa may seawall. At ayang alikabok. Naano ng ano? Tag dyan yung alikabok, inaano ng hangin. Ayan. So, yan. Tapos sa dito naman, kung mapansin ninyo, dito hanggang dito yung ginawang pag-tiles. Hanggang dito yung pag-tiles dito. Yan. Doon sa kabila, wala na. At yung hagdan din, dito, ayan na, tiles na. At doon banda, hanggang doon, wala nang tiles. Wala pang tiles. So, ayan, hanggang dito pa lang yung tiles na ginawa. Dito, so may seawall. At ano, siguro, itutuloy yan pag natapos na lahat dito yung ginagawa. Kasi, may mga ano pa eh, may mga debris pa dyan na nakatambak. Ayan, tapos itong linya ng kuryente na to. Para sa ano yan eh, ang pagkakaalam ko, yung linya na yan ay para sa yung pumping station, para connection doon. Mag-connect-connect sila, yan yung pagka mga siniswitch, on and off switch nila dyan. Yan ang daan. Ayan. O yan, hanggang dito lang yung hagdan na may tiles. Pero may mga hagdan na hanggang doon sa may bago mag dolomite sa may outfall ng Faro outfall, mayroon ng hagdan hanggang doon. So wala pang mga tile. At ang kagandahan nito ay yung drainage, lahat may takip na. At wala nang malulusot dyan. Ika nga. Wala man yatang ano ngayon na bulldozer o ano. Tingnan natin, mabati pa tayo doon. Ito oh. At saka yung ano pala, mga kababayan, yung hagdan ay hanggang doon may mga railings na rin. Yan o yung hawakan. Ayan, hindi na tayo makalapit dyan dahil napaharang na ng bollards. So ayan yung buhangin. Ayan. Hanggang dito. Lampas dito sa hagdan na to. Yun. Ayan. Parang may kalsada ng ano dito, no? Kalsada ng seawall kalsada. Ayan. Kalsada sa may buhangin. Ayun mga kababayan, kung napapansin natin kung ano, yung barko doon. Yung ting pagpunta dito sa gilid nitong vessel. Ayan siya o mga kababayan. Unti-unti siyang dumadaong dito. Tungan natin kung saan talaga siya magdadaong gusto niya. Ano, kung siya focus na magdadaong. O dito yata siya. Diba? Yun, bumaling siya dito sa kabila. Tignan pa natin kung saan siya talaga. Dahil yung vessel ay may dump truck sa loob at mayroong bangko. Dito siya, sa likod nito buhangin na ito. Dito siya. Dito.
pwesto. Pero umaatras sa uli. Oh, pwesto talaga sa umaatras sa uli. Umaling sa babaling. Ang sistema pala, tinutulak siya nitong tagbote sa tagibiran, kaya pumaling siya doon. So, yun pala ang gamit nitong tagbote. So, ayan mga kababayan, nakadaong na, nakapermi na siya. Ganyan nila pinipwesto itong mga vessel. Ang pag-aakot ng buhangin. So, ilalagay nila yung buhangin dyan sa dump truck, either ibababa nila or iaakyat nila. Either palabas ng vessel o papasok ng vessel. So, yan. Kasi, yung ibang buhangin nililipat sa ibang parte dito. Din sa may Manila Bay. Loading and loading. Yan ang ginagawa nila. Bangka dito pala, oh. May nabangka na nakadaan. Ah, ibababa nila yung bangka. Napakaganda ng Dolomite Sand, patag na patag. At dun sa may shoreline, oh, ang ganda ng kulay. Ayan, greenish, bluish, at pink. At ayan, mga kababayan. Ang itsura ng Dolomite Sand ngayon. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go.